What's up, guys? How are you today? Ito na naman ang inyong kusinerang gaya-gaya, Jean Crabs, and welcome back to my channel! So, ayan na yan nga, guys. As you can see, naghihiwa-hiwa na po ako ng onions and then ng tomatoes, ng kamatis. Dalawang sibuyas at tatlong kamatis. So, ang iba po, nahulaan nyo na kung ano yung gagawin ko. Ito lang naman po ay ang kakaibang pamamaraan ng pagluluto ng pansit canton. So, ewan ko po ba sa dami-dami ng style ng pagluto, pero ito yung nagustuhan ko kasi sobrang ang sarap niya po. And as you can see, kakailanganin din po natin ng red bell pepper. Dalawang red bell pepper and dalawang green bell pepper para lang po mabalance siya. At alam niyo naman po ang benefits ng pepper sa ating katawan. At pagpasensyahan niyo na po kung ang red bell pepper ko ay hindi mukhang bell katulad ng green bell pepper. So, ang benefits po niyan is low calorie, low glycemic, at nag-i-increase po ng metabolism natin, and rich and high fiber, and antioxidants po. So, hindi po siya basta-basta lang na ginawa na green and red bell pepper. So, ang red bell pepper po, trivia lang, ay nanggaling lang sa green bell pepper. So, hilaw at hinog lang. So, ganyan lang po. Inalisan lang po natin ng mga buto. Pati yung red bell pepper natin. Then, i-slice lang po natin as uniform. Katulad ng pag-slice natin sa onions, sa tomatoes, sa red bell pepper natin. Para sabay-sabay po silang maluluto kapag iginisa na po natin. So guys, sa lahat po ng mga subscribers ko, maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta po sa akin, sa mga kaibigan ko po na nandyan po palagi, at sa lahat po ng hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, please do subscribe, like, and share my video na rin po, and click that notification bell para naman po updated kayo. So guys, may bagyo, mag-iingat po tayo. Maging alert po tayo palagi. Ihanda po natin ang ating mga emergency lights at emergency foods na kakailanganin po natin. Keep safe po and pray always. So, kakailanganin po natin ng cooking oil, vegetable oil, olive oil, any oil will do. Onions, tomatoes, yan po yung mga in-slice po natin kanina. Red bell pepper, green bell pepper, tomato paste, and then chili paste po. So, yung pong mga seasoning, di po natin inalis. Ang ginamit ko nga po palang pansit canton is Indomie. Masarap po siya. So, simulan na natin guys, at baka mausimulan pa ng iba. Ilagay ang oil sa mainit na pan. Sa ganyan po. At least 3 tablespoons of any cooking oil. Then, pag mainit na po, i-add na po natin ang ating onions, sliced onions. Hintayin lang po natin na maging translucent bago po natin isunod ang ating red bell pepper and green bell pepper. And before I forgot, I would like to take this opportunity to thank my group, my squad 2 family. Thank you founder, thank you admins, and thank you for my co-members. Thank you.
At pag alam po natin, nakita na po natin na medyo malambot na po siya. Pinalambot lang po natin silang lahat. I-add na po natin ang ating 2 tablespoon na tomato paste para lang po magkaroon siya ng mas malinamnam na lasa later. And then, nag-add na rin po ako ng chili paste para may sip, konting sipa naman. Mas masarap po siyang kainin kapag ano. So, i-mix lang po nyo ng ganyan. Hintayin nyo lang po na mag-melt down si tomato paste at si chili paste. And then, pag nakita nyo na po na nag-incorporate na po lahat, mag-add na po tayo ng about 2 glasses or 2 cups of water. So, antayin lang po natin na kumulo and i-add na po natin yung mga seasoning na itinabi natin kanina. So, hindi na po ako naglagay ng kahit ano pa mang seasoning. Yan na lang po yung seasoning mismo ng instant pancit canton. Kasi baka ma-over naman po pag naglagay pa po tayo ng asin at ng... Nag-add lang po ako ng pepper and black powder pepper and then ng garlic powder. So, once na nag-simmer na po, ilagay na po natin ang ating noodles, instant noodles. So, kahit din nyo na po hati-hatiin, i-ganyan-ganyan. Ilagay nyo lang po dyan. So, guys nga pala, para sa kompletong ingredients, nasa description box ko po, i-check nyo lang po para madali nyo pong screenshots. Doon po ako naglalagay ng kompletong detalye ng mga ingredients na ginagamit ko. So, pag nakita nyo po na after 2 minutes na okay na yung other side, so baliktarin nyo lang po. And then, mamaya po is malambot na po siya kagaya nyan. So, haluin nyo lang po ng haluin. Kusa po siyang mawawala yung sauce po natin kasi sisipsipin na ng noodles natin. And, kailangan po natin ng 4 eggs. So, naglagay lang po ako ng garlic powder. And then, mix ko lang po siya. Then, set aside po muna natin siya pag nahalo na po natin. Diba? Ang surprise. Ang galing po ng pamamaraan ng pagluluto ng pancit canton na to. Try niyo po guys, napakasarap po niya. Para kayong kumain ng pizza na merong pancit canton na halo-halo na may spaghetti. Halo-halo na po siya. And another sorpresa, kailangan po natin ng baking pan, aluminum baking pan. So, lagyan lang po ng oil, then i-brush lang po sa buong aluminum pan. And ilalagay po natin dyan yung naluto na po natin na pancit canton. Excited na kayo guys! So, yan guys. Ang ganda niya ng tingnan. Pero hindi pa dyan natatapos yan. Hindi pa pwedeng kainin. Yung sinet aside natin kanina na egg mixture, ilalagay po natin dyan. And
hindi pa po rin dyan yan matatapos. May next pa po. Okay. Makalat lang po natin. Then, tusok-tusokin nyo lang po yung, i-poke nyo lang po yung mga ganyan niya para pumailalim naman po yung egg mixture niya sa iba. At bago ko po makalimutan ang lahat, shout out po sa aking mga friendship, shout out kay Not Not Palaboy, kay Donski Kitchen, Raymond Fabular TV. And tada, mag-add din po tayo ng grated cheddar cheese, mozzarella cheese, kahit anong cheese, quick melted cheese po ang ginamit ko. Mas yan po ang magpapasarap, magpapa-special ng ating pancit canton. So, i-flatten nyo lang po, even po lahat ng sides, lahat ng ano, lagyan nyo po para magpantay-pantay po siya. Then, after po nyan, so, kung may oven kayo, mas mabilis po. Pero, ito, nasa kakalan na lang rin naman po ako. So, mag-improvise oven po ako. So, kawali na mayroon pong patungan. So, init nyo lang, i-preheat nyo po muna within 10 minutes, then lagay nyo na po, mainit na po yan. Then sa pag-o-oven, so ilagay nyo lang po yan dyan, within 10 minutes to 15 minutes, okay na po siya. Mabilis lang po yan. And look at that! Tada! Okay na po siya, diba? Sabi ko sa inyo, mabilis lang po siya, napakabango, ang sarap po niya, promise. I-try nyo na po talaga sa inyo. Madali lang naman po hanapin yung ingredients. So, ito na guys. Taste test. So, islice na po natin. Mas okay po na i-cool down nyo po saglit. Pero kami po kasi hindi. Excited na po at gutom na po din kasi. So, pwede naman na po siyang kainin agad. So, guys, thank you again. Thank you for watching. And please subscribe and like and share na din po. And ingat po kayong lahat. God bless po. Bye-bye po. See you on my next video.